Ito na lang po ang iyong ma'am Shirley. So, ito, didiscuss ko lang yung regarding dun sa sinasabi ng PIR para sa, nakakainit ito ng ulo eh, para sa mga online sellers na magbabayad ng mga tax. Sandali lang. Ito, si Senator, yung comment muna ni Senator Joel Villanueva. Pasalamat po tayo at likas na madiskarte ang ating mga kababayan. Hindi na nga po natin nabigyan ng tulong ang karamihan. Bubuwisan pa natin yung mga nais maghanap buhay ng marangal. Totoo. Hay, nako, nakakaano lang. Bakit kailangan buwisan ang online sellers? Unang-una, ang mga online sellers po isa dyan yung mga walang trabaho. Pangalawa, yung stay at home mom dahil walang mag-aalaga sa anak nila. Yung mga tumutulong para sa kinabukasan nila. At saka napakalaki pong tulang ng mga online sellers dahil gaano man kalayo na re-reach out natin to. BIR, di ba dapat yung mga online scammer ang hinuhuling nyo? Dapat yun ng bigyan nyo ng buwisan, bigyan nyo ng buwis kasi sila yung mga ano eh, sila yung mga, tawag din eh, sila yung mga taong nang i-scam at kumikita ng mas malaki bago ang mga online seller. Diba? Ang sabi naman ng isang friend ko, ang kinukuhaan lang doon ng BIR is 250,000 a month ang cost niya. Siguro yung mga ganong kalalaki, pero yung mga maliliit na seller, di ba? Tsaka yung may mga ganyan na malalaki, talagang nagbabayad na yan ng buwis kasi meron na silang pwesto talaga. Kumbaga, meron na silang nakapwesto, tapos ipinost lang nila sa Facebook. Pero yung mga maliliit na online seller, BIR, huwag kami. Lalo na yung mga, paano pala yung mga OFW yung nasa ibang bansa na nag-online selling, nagamit ang Facebook, lalong-lalong na ang Facebook, bubuwisan nyo din ho ba? Gagamit din kami na naman ng tax? Actually, nagbabayad naman kami ng tax eh, sa pagpapadala, sa gasolina, yung mga binibiling pinapaninda namin, may tax na yun. Diba? Tapos pati ba naman yung titinda namin, lalagyan pa namin ng tax. Ito syempre, para mabuhay kami, yung ultimo pa yung 20 pesos na tubo namin, ikukunin nyo pa. Ito syempre, tataas na naman yung mga paninda namin dahil nakikinamin ako. Ano, dahil sa tax na yan. Imbis na makakuha sila ng mas mura, 'di ba? Kasi sa dahil walang tax kasi wala silang binabayaran na pwesto, wala silang binabayaran na tax. Nandun lang sila sa bahay. Tapos kukuha na niyo pa ng buwis. Wala na. 'Di ba? Ang ayun ng mga pagpataw ng buwis. Binatikos na ilang senador ang pagpataw ng BIR ng buwis sa mga online. Yan. Yung mga ano, ilang senador ayaw doon. Isa na rin ako dito kasi alam niyo po ba, ang hirap po magsisigaw sa online na mag-mine kayo diyan, mga ganun. Ang pagod ng online seller. Nagbabayad naman kami ng taxi. Bumibili kami ng gasolina, bumibili kami ng pagkain, nagpapadala kami sa LPC, sa JRS, kung saan man yan. Ginagamit po namin yan. So may mga tax na yun. Tax na naman ba? Pera na naman yung pinapaikot natin rin eh. Pag nagtrabaho tayo ng maayos, bubuwisan ka. Pag nanloko tayo ng tao, ikukulong ka. Saan ba tayo? Saan ba tayo pupunta dapat? Saan tayo dapat lumugar?
Kasi wala na po kami nilulugaran eh. Lahat na lang po may gastos. Pag nagtanim kami ng gulay sa probinsya, may buwis pa din yun. Kasi bumibili kami ng pataba sa lupa. Diba? Lahat na po ng ano natin dito, lahat ng galaw natin may tax, lahat ng resibo, lahat ng kinakain, may tax po yun. Okay lang yun sa matata, sa mga mayayaman na, ipapano po sa aming dukha lang? Hirap na hirap po kami sa mga tax na yan. Hindi naman po kami nagre-reklamo sa tax kasi nakakatulong ha po yun sa amin. Pero, lugay naman natin sa ayos. Huwag naman yung mahihirap na. Kasi, kaming mahihirap, lalong naghihirap. Baka pwedeng yung tax para lang sa mayayaman. Yung mga malalaki talaga. Yung mga artista, di ba? Senador, pangulo, yung mga negosyante. Asikasuhin nyo na lang po si ano, si ABS-CBN na hindi nagbabayad ng mga tax. Actually, sa BIR yung pinakamalaking mga kotong lords eh. Huwag naman sa amin na yung mga pinapost namin, halos kung saan pa kami kukuha nun. Pati sa nga sa vlogger, may mga tax kayo eh. Hindi namin alam kung saan napupunta yung mga revenue namin eh. Huwag naman. Lahat-lahat na lang po ba kukunin natin sa mga tao? Paano po kami yayaman? Sabihin natin, malalaki ang tax ng nasa Amerika. Katulad na lang yan, nasa Amerika. Pero malaki po yung sahod nila. Diba? Pupunta nga po yung mga Pilipino sa Amerika eh, sa Canada, sa Taiwan. Kasi malalaki yung sahod dun. Pero kung susumahin, katulad ko, mas malaki po yung gasto sa Pilipinas kumpara dito sa Taiwan. Parang gusto ko lang bitbitin yung pamilya ko sa Taiwan eh. Kasi parang mas less yung gastos dito kumpara doon. Diba? Hindi, parang mas mura pa rin yung bilihin dito yung pagkain kaysa sa Pilipinas. Kasi parang sa Pilipinas, konting kibot pera. Dito, parang hindi naman. Dito, makikita mo kung saan napupunta yung tax eh. Sa ospital, pag sa 100 o sa 100 mo dito, pag nagpagamot ka, kasama na ho yung gamot sa whole medication. Diba? Sana ganun, makita namin yung progreso ng Pilipinas. Kunan man kami ng napakalaking tax, nakikita po namin kung saan napupunta yung mga tax namin. Eh hindi. Kung hindi pa kami yung talagang ma-hospital, mako-confine sa Pilipinas, hindi pa po namin magagamit yung PhilHealth namin. Diba? Ano pa? Yung mga may hirap, gumagamit po ba sila ng tax? Parang hindi naman. Yung napapakinabangan ba nila yung tax nila? Hindi. Kasi mahirap lang sila, ordinaryong Pilipino lang sila. Na nakakagamit lang ng tax talaga is yung mga nasa gobyerno. Pinapasahod ng kapwa Pilipino ang mga nakaupo sa gobyerno na wala namang kwentang ginagawa. Patungan yun na lang po ng tax yung mga nandiyan na nakaupo sa ano? Yung may mga malalaking talagang malalaking kumpanya. Hayaan nyo naman kami yumaman kahit paano sa online selling lang. Siguro pag yumaman yung mga online sellers na yan, pag yumaman, malamang sa malamang. 100% sure. Magbabayad din yun ang tax nila. Pag gumanda yung negosyo nila sa online, magbabayad yan ang tax. May kusa yan. Maniwala kayo sa hindi. Meron ako isang kilalang ganyan nung una talagang nagja-junk shop. Talagang pinasok na yata niya lahat tapos nagtitinda ng kung ano-ano online. Hanggang ngayon makikita ko siya, wow.
wow na wow. Tapos nakita ko siya, kumuha na siya ng BIR registration. So, masasabi niya sa sarili niya na may BIR ako kasi matagumpay na ako. Ganun sana, hintayin niyo muna tumagumpay yung isang tao, yung isang seller, bago niyo hingian ako ano-ano. Mandatory dapat, di ba? Makikita mo naman yan eh. Eh bakit yung mga nagsashabu? Yung mga nagbibenta ng shabu, yun lang hingian nyo ng tax? Yung mga nagbibenta ng chongke? Ay, hindi kami na online seller na matitino. Huwag kami, uy. Huwag kami. Yung mga nagbibenta 20 pesos, 100 lang yung mga tinutubo. Tagaktak pa yung pawis, samantalang pag nagbenta ka ng shabu, walang pawis-pawis. Diba? Yung mga nagbibenta ng shabu, sila yung yumayaman lang kasi wala silang tax. Hingian nyo ng tax yun. Mga ito, kami, yung mga maliliit na online seller ang inaano nyo, pinupukol nyo. Mga impacto. Ayan lang guys, maraming salamat. Sa mga comment nyo tungkol dito sa BIR, please comment down below at babasahin po natin yan sa next vlog natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito pang yung Mom Shilan. Nagpapasalamat sa inyo ng bongga-bongga. Bye-bye!